alam, malaki umano ang lugi ng Bureau of Corrections sa pinasok nitong kontrata sa Tadeco kung saan naging shareholder si Representative Antonio Floirendo Jr. Yan po ang giniit ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa Department of Justice. At nakatutok si Tina Panglibantere. Sa isang sulat para sa DOJ, nanindigan si Speaker Pantaleon Alvarez na dapat mapawalang bisa ang kontrata ng Tadeco para sa pag-arkila sa lupa ng Bureau of Corrections o Bucor. Ayon kay Alvarez, wala raw itong basehang legal dahil hindi kasama ang Bucor at nakakasakop dito ang Department of Justice sa mga tanggapan ng gobyernong pwedeng pumasok sa isang joint venture agreement kasama ng isang pribadong kumpanya. Dagdag pa raw ang malaking lugi ng Bucor sa kontrata. Ang kita ng Bucor, mahigit 26 milyon pesos kada taon base sa renta ng Tadeco na 5,000 pesos per hectare kada taon, na malayong malayo raw sa kasalukuyang rate na 35,000 pesos per hectare kada taon. Ang joint venture agreement din daw ay epektibo sa loob ng 25 taon, mahigit doble sa nakaugalian sa industriya na 5 hanggang 10 taon lang daw. Wala namang tugon si Davao del Norte Representative Antonio Floirendo Jr. maliban sa reklamong graft na isinampa ni Alvarez laban kay Floirendo na matagal na niyang kaalyado, naghain din siya ng resolusyon sa Kamara para imbestigahan ang issue. Ang anak pawis party list, balak naman maghain ng tatlong magkakahiwalay na resolusyon kaugnay sa issue. Samot sari po kasi ang mga irregularities na gusto nating malaman, tama ba ang inabot sa mga magsasaka? Tama ba ang binayaran sa gobyerno, sa mga buwis, o nagkamal ba ng sobra-sobra ang Tadeco? Ayon sa Malacanang, pag-aaralan na ng Justice Department ang hiling ni Speaker Alvarez na imbestigahan ang umano yung anomalyang kontrata ng Tadeco at Bucor. The copy of the query of the Speaker has finally reached the desk of the DOJ and they will form a body just for preliminary inquiries. On the infirmities of the contract. Sir, yung sa Tadeco, ibig sabihin, sir, hindi pa abrogated yung contract? No, it's not abrogated. It's going to be reviewed. It's going to be reviewed. And an opinion will be submitted by next week. Ang di naman ng UP National College of Public Administration and Governance, nagsabing dapat papanagutin sina Alvarez at Floirendo. We should hold them accountable. Yung sa charge against Congressman Floirendo, let the courts or the ombudsman, the ombudsman's processes take their course. Kung talagang hindi siya nag-divest, hindi siya nag-disclose, at there was parang deceit no, in the transactions, eh di makikita naman. Makikita at makikita yon. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.